Hello guys, so again, tapos na tayo sa bandwidth management. So right now, umpisa na natin gagawa ng hotspot server. So under sa IP, hotspot, then dito sa server is pwede nating i-click itong hotspot setup. Pero mas maganda yung manually i-input natin sa add server. Okay, so click add. Then dito sa name, ikaw nang bahala kung anong gusto mong isulat dito. So, para sa video natin, leave ko na lang ng ganyan. So, sa interface is bridge hotspot. Select bridge hotspot. Then, address pool is yung ginawa natin pool na para sa hotspot. Okay, so bridge hotspot. Then, address pool is pool hotspot. Then, profile leave as default. Then dito sa address per MAC, so gusto ko 1 lang, so apply, then okay. Dito sa server profile, nakasulat dito guys, nakalagay dito is flash/hotspot. So ibig sabihin na yung under sa flash is meron siyang subfolder na hotspot. So dito natin makikita yan sa files. Ayan. So nakalagay dito na under sa flash folder is yung subfolder na si hotspot. So, dapat magtugma ang dalawang ito. Or else, hindi mag-display yung portal mo. Yung MikroTech portal. So, under dito sa dito sa name is nakalagay dyan default. So, okay na yan. Wala nang problema dyan. Dito sa HTML directory, so flash/hotspot. Then, dito sa login, so enable nilang itong Mac cookie, then itong HTTP pop. So ayan. Check nila. Then pagkatapos niyan is apply, then okay. So under sa general, ikaw nang bahala sa anong name ang gusto mo isulat. So para sa akin, Jobert. Then address pool is pool hotspot. Then dito sa keep alive, so leave ko na lang ng ganyan. So depende na sa inyo. So dito sa shared user, so depende sa profile na gusto nyo. Kung gusto nyo kung ilang user yung pwedeng maggagamit ng profile na ito. So para sa akin, one lang muna yung ilagay natin. So dito sa queues, wala nang tayong i-adjust dan. And dito sa script, later meron tayong gagawin. So ngayon, gusto nating i-limit si Jobert as yung speed niya is only 5 MB. So ilagay natin dito 5 MB yung upload, then 5 MB din yung download. So ganyan yung ilagay natin, 5 MB/5 MB upload download, then apply, then okay. Is dito sa queues, so gagawa tayo ng parent queue para sa hotspot. So, okay, gagawa tayo. Hotspot. Ilagay natin dito hotspot_traffic. Traffic. Yung target natin is bridge hotspot. Yan. Then, max limit niya is kunyari ang ISP natin is 10 MB. So, ilagay natin dito 10 MB. Advance is 10 MB. Okay. So, leave lang nating priority. Okay na yan. So, wala na tayong ilagay dito sa parent kasi parent naman siya. Parent naman ito para sa hotspot. Okay. So, apply. Okay. So, leave lang muna natin ng ganyan. So, try natin yung i-test natin si profile Jobert kung anong lalabas dito sa simple queues natin. So, since nakagawa na tayo ng user profile, so gagawa naman tayo ng users para pwede na nating malag-in doon sa portal ng hotspot natin. So, dito sa server, since isa lang yung server na ginawa natin dito, so syempre, okay lang na nakalagay dito sa under sa server is all, or pwedeng piliin mo server 1.
Then username is yung username ng client mo, so Jobert. Yung password niya, gusto ko pareho lang. So ito yung mangyayari sa voucher user. So yung username niya is same lang sa password niya, so Jobert. Then yung wala na tayong ilagay sa address, yung profile is yung ginawa natin na user profile na si Jobert. So pwede mong lagyan dito ng uptime limit kung ilang oras siya pwedeng gumamit ng hotspot ng wifi. So pwede nating iset dito, lagay natin na 1 minute lang, so pwede 1 minute or 3 hours, so dito mo i-adjust. Pwede rin 1 day, lagay mo dito 1 day ganyan. So since hindi natin gagamitin yan, so lagay muna lang natin ng ganyan. So profile, username, password, Jobert. So static, wala na tayong i-adjust dyan. So apply din, okay. So try tayong mag-connect sa hotspot. Ayan. So meron ng existing na portal ang Microteco, guys. So ang portal na ito is sa One Wi-Fi. So meron siyang voucher at saka pwede ka rin mag-input ng members. So since pwede mong input dito yung username at saka password, so Jobert, dito naman is Jobert login. So anong naka-display dito sa simple case natin? So ito, dito mo makikita, guys. So ganito yung makikita mo. So hindi siya naka-under dito sa hotspot traffic. So meron siyang sariling mundo. So ayan. So what if mag-speed test tayo? Ayan. So observe natin dito, guys, sa download upload. So yung download niya is sagad, 5 MB. So, okay naman. Yung upload naman. So, ayan. Upload is 4 MB din. Kaso, hindi natin ma-adjust yung streaming, browsing, yung games, di ba? So depende na sa users kung paano niya i-manage yung bandwidth niya. So yun ang naka-diferensya dito sa ganitong setting dito sa user profile. So what if hindi tayo gagamit ng rate limit? Ayan, disable natin. Tapos gagamit tayo ng script. So, meron akong existing script, guys, para hindi na tayo masyado mahaba yung video natin. So, inassign ko dito is yung max limit niya is 5 MB pa rin. Tapos, yung user niya is naka-address kay sa kung sino man yung gumamit ng script na to. So, naka-address. $ din user. Yung parent niya is yung ginawa natin kanina sa simple queue. Yung hotspot traffic. So, ang importante dito, guys, sa script is kung anong nakasulat dito na name sa simple queues, naka-uppercase man or small letters, dapat tama, magatugma dito sa script mo. Or else, hindi siya gagana. Hindi siya lalabas dito sa simple queues. So, anong mangyari pag hindi siya lalabas dito? So, hindi mag-work properly yung mga sub-queues niya na streaming, yung hinahati natin yung download, streaming, upload. So, hindi siya gagana ng maayos. So, importante na tama yung magatugma yung pangalan niya. Uppercase, lowercase, arrangement. So, dito nilagay ko. Gumawa na ako dito, guys. Streaming download. So, nilagay ko dito. Hinati ko yung 5 MB. Into streaming is 2M. At saka browsing is 2M. So, meron tayong 1M na natira para sa games. So, nilagay ko dito para sa games natin sa Mobile Legend. So, 1M yung inassign natin na bandwidth.
And dito naman sa speed test natin is kung ano yung main speed ng binigay natin kay Jobert is yun din yung ilagay natin sa speed test para kung mag-speed test siya. So tama yung accurate yung speed test niya, 5M talaga yung lalabas doon. So again, since tapos na tayong mag-adjust dito sa script natin, so ilagay na natin to sa account ni, sa user profile ni Jobert. So dito yan sa on login. So input natin. Yan. So dito naman sa ibaba, on logout is itong remove script. So ano naman yung trabaho niya? So observe natin mamaya guys para maintindihan natin. So input natin mo, input muna natin. So nakalagay dito is remove user. So ano yung i-remove niya? Ito si user na si Jobert. Then itong si streaming DL. So kung anong nakasulat dyan, streaming DL, so dapat tugma din dito. Kasi pag hindi, hindi niya ma-remove ito si streaming DL. So dapat katugma din dito sa baba. So may ML dito, ML din dito sa baba. So once mag-logout si Jobert, is i-remove niya yung mga sub-queues niya dito sa simple queues. So apply natin. Apply. Okay. So tapos na tayo dyan. So remove muna natin to. Yan. At saka log out tayo. Yan. So log out na tayo. So since tapos na tayong mag-input sa script, so try natin mag-login ulit. Then i-observe natin dito sa simple queues. Okay. So input natin, login, nag-login si Jobert gamit ang voucher. So connect. Ayan. So ang nangyari is parent niya is si hotspot traffic. Tapos binigay niya dito is 5MB. So naka-segregate na dito guys. So ando sa browsing is merong download tsaka upload. Sa games, ML download, upload, speed test at tsaka streaming. So i-observe natin kung ano ang characteristic niya. So di mag-speed test tayo. Refresh. Go. So observe natin dito guys sa upload download kung anong magiging characteristic niya, anong lalabas. So under sa speed test lang observe natin. So una is download. So dito lalabas yung download. Yan, 5MB. So yan. So 5. So sagad na yung download. So tama naman yung script. Nag-work. Para naman sa upload, so dapat dito siya. Makita natin dito. Yan. So okay naman. So tama. So 5M yung connection natin. So meron ding ibang option paano ipalitin natin yung process. Di gaya nito. Design natin na under sa speed test, kasama na yan yung upload tsaka download. So, dito natin i-adjust guys sa firewall under sa Mangle. So, disable muna natin itong ULDL. Yan. Then, gagawa tayo ng other option. So, add. Gagawa tayo ng mark packet. So, chain pre-routing. Connection mark is speedtest.con. Then action is mark packet, then disable pass through, then type natin speed test dot packet, ayan, then apply, then okay. So drag lang natin to doon na tapad na to dere. Ayan, lagay natin sa baba. Okay, so balik tayo sa user profile na si Jobert. So meron tayong i-adjust dito. Dito sa script. So remove muna natin tong isang upload na speed test. Okay? Kasi di natin kailangan. Tapos yung isang speed test is gawin natin na upload/download.
Tsaka yung packet mark niya is gagamitin natin yung ginawa natin kanina, packet.packet. Speedtest.packet. So priority 1 pa rin siya, then 5 MB yung speed. At dito naman sa baba, dapat magkatugma din dito. So nilagay natin dito speedtest UL/DL. So lagay din natin dito, remove natin 'tong isa. Ayan. Then ULDL. ULDL. So ganyan na. So apply din, okay. So try natin kung anong result. So tingnan natin kung mag-work na ba yung ano, pinalitan natin ng speed test. So connect. So anong nangyari dito sa simple case natin is yung speed test is ULDL. Then yung mark packet niya is speedtest.packet. Yung in-adjust natin kanina. So ano naman yung output sa ginawa natin? So speedtest tayo, kung same pa rin ba yung ULDL niya. So try natin. Okay. So dapat oh no. Ayan. So lumampas. Ayan. So parang may mali. May nagawa tayong mali dito. So ibig sabihin, hindi niya nabasa yung ginawa natin na mark packet. Try natin, tingnan natin dito. Wait lang, speedtest.packet. Yan, walang T. Tapos nakasulat dito sa Piki. So, gayahin na lang natin to. Piki. Yan ang sinasabi ko eh. Dapat magkatugma lahat. Apply din, okay. Speedtest.packet. Uy, ano naman to? Wait. Cancel. Dalawa na. Ano to isa? PK. Cancel. Remove natin to. Okay. Ang isa, PK. T dapat. Merong T. Okay. Apply din. Okay. So, okay na siya guys. General, recheck natin. Connection mark is okay. Apply din. Okay. So, try natin ulit. Tingnan natin dun sa script natin under sa Jobert account. So, nakalagay dito is, sinulat natin is PKT, okay? That PKT. So, apply din, okay. So, relog in tayo, guys. Okay, nawala na. So, balik tayo. Relog in. Connect. So, nakasulat dito PKT, okay? So, try tayo mag-speed test ulit. Okay. Go. Yan, may lumabas na packets. So, tingnan natin kung 5M ba yung download. Yan. So, under download is 5 MB. So, tama. Yan. Tsaka upload naman. Observe natin dito. Yan, 5 MB din. So at least, limit yung process ng MyProtect natin. Kasi, soon, dadami yung clients natin. So, dadami din yung ipaprocess ng MyProtect natin dito, diba? So, pwede na natin ipalitan. Kung if gusto nyo, palitan nyo ng ganito. Packet, klaseng packet mark. So, disable lang. Tapos, gagawa ka ng browsing. Packet. So chain pre-routing connection mark is browsing.con, tapos action is mark packet, disable pass-through, then browsing.packet, apply din, okay. Dito naman sa streaming, disable lang, add tayo ng wait. I-move muna natin to, baka malipat ta. So, dito sa streaming, add mark packet
streaming dot packet. General is connection mark is streaming.con. Apply, then okay. So drag natin doon katabi sa streaming mark connection. So ayan na. So okay na. Dito naman sa email natin, remove, disable lang natin. Ayan. Then gagawa tayo ng packet mark ng email. So chain, then connection mark is ml.con. Action is mark packet, then ml.packet. Ayan. So apply, then okay. Then drag natin dito. So pwede nang, pwede rin dyan. Okay lang siya dyan. So recheck natin. Streaming, disable pass-through, okay. Recheck sa browsing, disable pass-through. Okay. So pwede na natin i-edit yung profile ni Jubert. So ganun din yung gagawin natin para sa mga additional profiles ng clients nyo. So dito sa email, i-remove na natin to, back, remove din email packet. So be careful lang guys sa pag-input ng data dito. So UL/DL speed test, okay na. So dito naman UL/DL, so i-remove natin yung isang browsing backspace, then palitan ang extension. Imbes na DL is packet na. Yan. So ang kulang lang is streaming. So rename natin UL. Yan, UL/DL streaming, then palitan natin ang packet. Then remove natin tong isang script. Delete. Yan. So ang natira na lang is 1 2 3 4. So 'di ba guys, limit na. Kunti na lang yung pinaprocess ng Microtik natin. So tapos niyan, dito din dapat mag-match dito. So UL/DL. So remove itong isang line. Browsing naman is UL/DL. Remove ang isang line. Back. Yan. So ML UL/DL. Okay. So remove ang isang line. Back. So yan lang. So apply din. Okay. So test natin. Okay. Log out. Then re-log in. Connect. Yan. So konti na lang sila. Okay. So paano pag mag-stream ako? Streaming. YouTube tayo. Tagal ni YouTube. Okay. Yan. So may pumapasok dito sa streaming natin. Right? So ayan. Nag-yellow na yung streaming natin. Takas kumain ni YouTube. So speed test. So yan. So ganyan lang guys, kung kayo nang pipili kung anong gusto nyo, yung separate na ULDL or yung ganito naka dual na. So same rin naman yung output. Hindi na ako mag-try, mag-test sa email guys, pero nakikita nyo naman dito na naka-separate yung bandwidth ng email, so hindi na maglalag yan kasi nagtira tayo ng 1M. So sa 1M malaki na yan. Sa isang player is pa, KB lang yata, hindi na abot ng 1M. So sa 5MB mo, so pwede na makalaro dyan yung tatlong user. So depende na sa inyo guys kung paano mo i-manage yung bandwidth per client dito. Dito mo lang siya i-adjust yung ULDL niya sa streaming. Yan. So limit at then yung max limit, ikaw na bahala.
sa mag-adjust. Okay, so I think tapos na tayo para sa hotspot. So abangan nyo guys para sa PPPoE server natin. So dito na lang muna magtapos yung video natin. Abangan nyo next video natin. Okay, so thank you for watching. Sana mag-subscribe kayo. And thank you sa lahat.